Nagbabagang ng balita, may panibago na naman daw na propesya ngayon. Magugulaw na daw ang mundo ngayon. What? Teka, sandali. Paano ngayon? Kailan? As in, ngayon. Uy, high-tech, naririnig ako ng reporter. Sir, pa-wash out, pa-shower out, pa-shout out naman. Anong shout out? Na magugulaw na ang mundo pero wala ka pa rin jowa. Hala, ito naman, di naman mabiro. Wag na nga. Teka, sandali. Kailan ngayon? As in, now na. Now na? Now na. Now na? Now na. Now na nga! Dali! Magugulaw na yung mundo! Dali! Ay! Sandali! Yung eggnog ko! Sayang! Yung eggnog ko! Hello mga tambayers! Seryosohan tayo! Usapang pandemic ito! End of the world! May mga kumakalat nga na mga libro at mga video na tila nagtutugma-tugma. Magugunaw na daw ang mundo ngayong 2020! May iba pa bang basihan sa mga ito? Naku, mukhang meron. Ang Biblia! Lagot na! One day, the disciples of Jesus asked him about the end of the world. And he said in the book of Luke chapter 21 verses 10 to 11, "Nations will go to war against one another, and kingdoms will attack each other. There will be great earthquakes, and in many places, people will starve to death and suffer terrible diseases. All sorts of frightening things will be seen in the sky." War! Earthquake! Death! Disease! COVID-19! It's time to say goodbye! Hello? Bago magunaw ang mundo, aaminin ko na yung tunay na nararamdaman ko sa'yo. Sayang naman tong feelings ko. Ay, sus! Pero teka sandali. Bago yun sinabi ni Jesus, may sinabi muna siya. In Luke chapter 21 verse 8, he replied, "Watch out that you are not deceived, for many will come in my name, claiming I am he, and the time is near. Do not follow them." Ang sabi ni Jesus, do not follow them. Three things that we can learn today. Number one. No one really knows the day. Marami ang manghuhula pero wala talagang tunay na nakakaalam. Kaya huwag kang mabilis maniwala sa mga nakikita mo sa social media. Matatakot ka lang. Alam mo ba na ilang beses na rin nagpakalat ng balita na magugunaw na ang mundo? Ang iba, ibinenta at pinamigay pa nila ang mga ari-arian nila only to find out na hindi tuloy ang kinakatakot nila. Recently, ang prediction na magugunaw na daw ang mundo last 2012. Kaya nga nakompose ang kantang... Ang sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 36, "But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." Number two. This difficult time is a reminder. A reminder that God is good, He is in control, and He will never leave His children. And we may suffer in this world, but He has a promise of eternal life in heaven. No more fear, no more tear, just pure joy. Number three. This difficult time is a warning. Yun lang, babalansihin natin. After this pandemic, maaaring buhay pa rin tayo. Pero ang totoo niyan, hindi natin hawak ang oras. Hindi natin hawak ang buhay. So maaari pala na tayo ay pumanaw sa ibang dahilan. Life has no assurance, but Jesus has. And it's His gift of eternal life. Wala nang ibang daan para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi Siya lang. Marami ka ng chances, kaya huwag mo nang patigasin ang puso mo. Simple lang naman ang dapat mong gawin, and that is to put your faith in Him as your Lord and personal Savior. Ang sabi nga sa Romans 10 verse 9, "If you declare with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Don't worry, sasamahan kita mag-declare ngayon. Tara, pray tayo. Father God, thank you so much for all my learnings today. I admit that I have sinned and I ask for forgiveness for all my shortcomings. I also believe that Jesus was nailed on the cross. He died and rose again to save me. Jesus, I accept you in my heart today as my Lord and personal Savior. I put my faith in you. Thank you for the new beginning, for a new hope, and for a promise of eternal life. This is my prayer in Jesus' name. Amen. See you in our next Live Talk. This is Pastor Carl. Happy lang! Wala pang ending.